Magandang umaga at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Ronda Balita. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras. Tayo po ay magbalitaan upang malaman po natin mga kaganapan dito sa loob at sa labas ng ating lalawigan. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay. Artikular na sa buong Mindanao, buong Visayas at ganun din dito sa buong Luzon, taga Quezon City at ganun din dyan sa Valenzuela, Bulacan at Pampanga, Tarlac at ganun din sa Bataan. Good morning sa inyong lahat dyan. At mula dyan sa Dinalupihan, Hermosa, Limay, Maribilis at Murong. Good morning po. Tayo po ay sa Ronda Balita na. Sama-sama po tayo sa Ronda Balita sa umaga. Tayo po ay magbabalitaan na. Good morning sa mga taga Roosevelt, Dinalupihan, Bataan at ganun din sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Ganun din sa mga taga New Kabalan. Magandang umaga, Ronda Balita na po tayo. Ganun din sa mga taga Sitio Eram, diyan sa Purok, diyan naman sa Purok 5 ng New Kabalan, Purok 4, Purok 3 at Purok 7. Ganun din sa taga Tiklaan. Good morning sa inyong lahat diyan. Good morning sa mga taga yan, sa mga yan sa bandang Purok 2 at Purok 4 sa mga Istajan family. Good morning po. Ganon din sa Yu Santos at Galingan family. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taga forestry na nakatutok na lagi sa atin. Good morning sa inyong lahat. Lalo na po kay Kanits, Munong. Good morning sa inyong lahat dyan. At sa ating mga taga-subaybay dyan sa buong forestry at Binit Road. Ganon din dito sa ating mga kababayan na nandito na sa poblasyon. Sa sentro ng Olongapo, sa Barangay Wista Pinat. Good morning sa pangunguna ni Kapitan Capistrano. At ganon din naman sa Barangay East Bahak-Bahak. East Bahak-Bahak kay Kapitan Capistrano. Diyan naman sa East Bahak-Bahak ay kay Kapitana Tablan. Yan. Good morning din sa mga taga Wista Pinak, Wista Pinak, New Kalalaki, kababae, ganun din sa Asinan, Pag-asa at sa Santa Rita naman, Mabayuhan at Gordon Heights hanggang Kalaklan. Good morning sa inyong lahat hanggang Barito. Magandang umaga rin sa mga taga Subic, lalo na po dyan sa mga taga Santa Monica at ganun din Kalapandayan, Matain hanggang po dyan sa Barangay Baraka, Ilwas at Manggahan hanggang Pamatawan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Inabati ko rin ang lahat nating mga kaibigan dyan at mga taga-subaybay sa bayan ng Castillejos. Ganon din, lalo na dyan sa harapan ng Gismag. Kung saan ay nakatutok po karamihan sa atin dyan hanggang Palingki. Hanggang Palingki ng Castillejos. Good morning! Ganon din sa ating mga kababayan dyan sa San Marcelino, sa Barangay Lucero, Purok 4. Yan ha. Good morning sa inyo sa mga Dunaal family. Ganon din dyan sa mga tira, yung iba pang mga sa Rabanis, taga Rabanis dyan sa San Marcelino. Good morning sa inyong lahat. At ganon din sa mga taga bayan ng San Antonio, San Felipe, at ganun din sa Maya, sa Narciso hanggang Kabangan. Good morning po sa inyong lahat hanggang Butulan. Magandang umaga sa inyo. Magbabalitaan po tayo sa mga Ilocano naman na imbag na bigat na kayo amin na po. At ganun naman ay maganda'y alukuyo mo kaganawan sa ating mga Sambalinyo, mayong buntag sa mga naminag na nanaong mga Bisaya. At ganoon naman din sa mga mayapa, abaki kayungan sa mga kapangpangan at mayad na timprano naman sa ating mga kababayan na mga kuyunin. Maupay na aga sa mga waray at mayong aga sa tanang mga Ilunggot, Ilongga.
ang mayayamang tao sa Pilipinas. Ang pera ginapiko, ginapala, pero ginabuldos din ang utang. Kaya good morning, tayo po ay magbabalitaan na ihahatid na po ng inyong lingkod ang mga dapat malaman ng mamamayan, ang mga balitang nasyonal na pagbabalik po ng programang Ronda Balita sa Umaga. Okay mga kaibigan, tayo naman po ay patuloy na magbibigay ng mga balita mula sa balitang nasyonal. Banta ni ng mga congressman na impeachment laban kay Pangulong Noynoy Aquino sa 2015, dinidma ng Malacañang. Hindi pinansin ng Malacañang ang banta ng makabayang black sa itong makabayang black sa mababang kapulungan ng Kongreso na mula sa na muli silang magsampa ng impeachment case laban kay Pangulong Binigno Noynoy Aquino sa susunod na taon. Bunsod o mano ito ng na pinasok na kasunduan ng gobyerno sa Amerika kaugnay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o ito yung tinatawag na EDCA, kung saan ay pinayagang makapanatili ng mga nang matagal sa bansa ang pwersa ng mga sundalong Amerikano. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, wala siyang nakikitang paglabag sa naging aksyon ng gobyerno sa EDCA dahil sinunod naman kung ano ang nakasaad sa batas. Magandaan niya ang layunin ng kasunduan dahil layunin nitong palakasin ang tanggulang pambansa, subalit may mga grupong tila sarado na ang kaisipan at ayaw nang magkaroon ng pagbabago sa aspeto ng pangsiguridad sa ating bansa. Yan naman po ay medyo mayroong katotohanan itong tinatawag na paliwanag ni Sonny Coloma. Dahil nga napakaganda nga naman anong nangyayari nito? Paalayasin na naman itong mga Amerikano at pabayaan na naman siguro na makapangagaw na naman ang mga isla itong mga incheck na ito. Kaya tama lang na idigma ng Malacañang ang sinasabi ng impeachment trial at saka impeachment case. Kung ako naman talagang hindi talaga ako, maniniwala akong hindi talaga magtatagumpay yan. Dahil talagang wala talagang patutunguhan yan. Yan ha. Okay. Samantalang Enrile at Jinggoy, Senador Jinggoy Estrada ay balik Senado na. Yan po mga kaibigan. Tapos na ang ipinataw na 90 days na suspensyon kina Senador Juan Ponce Enrile at Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Senate President Franklin Rilon, nagtapos na noong Nobyembre 28 ang suspensyon kay Enrile, habang Nobyembre 29 naman natapos ang kay Jinggoy Estrada. Ito ay alinsunod sa kautusan ng Sandigang Bayan. Dahil anya magbalik na ang mga benepisyo ng dalawang senador, kabilang ang pagtanggap ng sweldo at paghahain ng mga panukalang batas. Kung gustuhin naman ng mga itong magsagawa ng pagdinig sa loob ng detention center, nakasalalay din ito anya sa korte. Nakakulong sina Enrile at Estrada dahil sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng 10 bilyong pisong pork barrel scam.
Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal na atin pong nasasaksihan ngayon hinggil po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Samantalang inirit naman ng na makapagpiyansa na itong si Senador Revilla at si Napulis ay ibinasura na rin ng Sandigang Bayan. Ibinasura na ng Sandigang Bayan ang inihirit ni na Senador Bong Revilla, Janet Napulis at Richard Gambi na pansamantala munang makalaya. Nakasaad sa desisyon ng Sandigang Bayan, First Division na pirmado ni Associate Justice Efrain de la Cruz na hindi maaaring pagbigyan ang petisyon ng tatlong akusado sa pork barrel scam na makapaglagak ng piyansa dahil may sapat na ebidensya ang prosecution kaugnay ng aligasyon o sabwata ng tatlong pangunahing akusado. Batay sa record, umabot sa 10 araw ang tinatawag nitang bill hearing at nakapag-presenta ang prosecution ng hindi bababa sa 7 testigo habang nagkaroon lamang ng 3 ang dipinsa. Kaugnay nito, hindi pa umano tapos ang laban ayon kay Revilla. Ayon ka dagdag pa ni Revilla, hindi ito ang kanilang inaasahang ibababa ng anti-graft court, lalo na kung ikukonsidera umano ang katotohanan at ebidensya. Ano pang hinahanap niya, kaya ay dami nang katotohanan. Ayan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Samantalang isang magandang balita na naman ito sa ating mga ninuno na nakipaglaban noon sa panahon ng hapon. Kung dating 10,000 burial assistance sa mga veterano, ngayon ay gagawin ng 20,000 ayon kay Pangulong Noynoy Aquino. Iya dinagdagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang burial assistance para sa veterano ng ikalawang digmaan sa pamamagitan ng Republic Act 10649 na pinirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino na magiging 20,000 na ang burial assistant para sa mga veterano mula sa dating 10,000 lamang. Layo ng bagong batas ng gawing standard ang benepisyo ng mga veteranong lumaban sa mga hapon noong ikalawang digmaan ng pandaigdig. Batay na rin ito sa inamyendahang Section 20 ng Republic Act 6948. Ang pondo gagamitin ay para sa ipinataas na burial benefit ng mga veterano ay kukunin sa Philippine Veterans Affairs Office. Ito yung PIBAW. Maaaring i-claim ng mga pamilya ng veterano ang benepisyo sa loob ng 2 taon na pagkamatay nito. Yung mga namatayan na, ng mga tatay, mga nanay, kung mayro o kung wala pa pong wala pang 2 taon o eksaktong 2 taon pa lamang, ay maaari na po ninyong maaari pa kayong maghabol para sa karagdagan na 10,000. Kung nakuha na ninyo yung 10,000, makukuha pa ninyo yung another na 10,000 na ipinagkaloob na ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino. Gayunman, hindi kasali dito sa benepisyo ang mga Pilipinong veterano na tumanggap na ng kahalintulad ng benepisyo ng Estados Unidos. Yung tumanggap na ng ilang milyong dolyar, hindi nakasama yon. Ayan po ang magandang balita
sa ating mga veterano, doon sa ating mga ninunong nakikipaglaban sa ating bansa noong panahon ng Hapon. Samantalang mga kaibigan, isa na namang namamataang bagyo na papasok sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, Bagyong Ruby, ay hahataw din sa Pilipinas. Malaki ang posibilidad na tumama na ito, tatama ito sa lupa, ang bagyong international name na Hagupit. Ayon sa PAGASA, huling namataan sa layong 2,325.5 kilometro sa silangang Mindanao. Taglay nito ng ang bagyong ito ng Hagupit, ang lakas na hangin na 75 hanggang 90 kph. Sa kasalukuyan, tumatakbo ito sa bilis na 35 kada kilometro sa direksyon pa Kanluran at Hilagang Kanluran. Tinatayang tatama ito sa ating bansa sa Huwebes at sa sandaling maglandfall ito sa lalawigan ay tatawagin itong Bagyong Ruby. Inaasahang lalakas pa ito habang papalapit sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Maaring maglandfall ang bagyo sa Eastern Visayas ayon kay Landrico Dalida Jr. Ito po'y OIC ng PAGASA Operation and Service. Maaring hindi umabot sa pagiging typhoon si Ruby. Yan, ha. So, hindi daw maaring posibleng hindi aabot sa super typhoon itong si Bagyong Ruby kung papasok na ito sa ating bansa. Yan po ang ating mga nakalat at nakuhang mga balita na para po maihatid natin sa ating mga kababayan. Babalik po ako pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Patuloy po tayo sa ating pagbabalita. Samantalang ito nga, Pilipino out na sa kolehiyo. Ito po yung hindi na po ituturo ang Pilipino sa college. Hindi na umano ito. Ito ang pahayag na hindi na ituturo ang subject na Pilipino sa mga klase sa kolehiyo. Simula sa 2016, ayon sa utos ng Commission in Higher Education o CHED, sa pamamagitan ng Memorandum No. 20, nakasaad sa memorandum na alisin na ang mga lumang General Education Curriculum na itinuturo sa wikang Ingles at Pilipino. Kaugnay pa rin ito ng K-12 program. Ito po mga kaibigan, ay gayunman ituturo pa rin ang Pilipino subject sa grade 11 at grade 12, kung saan ay masasabing sapat na umano ang matutunan ng mga estudyante bago magkolehiyo. Ginawa umano ito ng CHED at DepEd upang maitutok na lamang ng mga college student ang kanilang atensyon sa tinatawag na interdisciplinary course. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. At sa balita naman po tayo ngayon ng police report, biya 7 taong gulang ibinigti muna ni tatay bago nagpakamatay. Isang mag-ama ang natagpuang patay sa kanilang bahay sa Binangunan, Rizal. Ayon sa ulat na noong linggo ng gabi,
ng matagpuang magkaharap na nakabigti gamit ang nylon cord na sina Juanito Bayan, 38 anyos, at ang 7 taong gulang nitong anak sa kanilang bahay sa St. Monique Subdivision, Barangay Darangan sa lalawigan ng Rizal. Batay sa investigasyon, walang ibang naiwan sa bahay ng magbigti ang dalawa. Maayos at wala rin umanong sinyalis na pinasok ang tahanan. Ayon sa pulisya, maaring inuna ng lalaki ang anak nitong 7 taong gulang at bago ito nagbigti sa kanyang sarili. Sa investigasyon ng binangunan pulis, matagal nang hindi nagkakasundo ang mag-asawa. Isang araw bago ang matagpuang nakabigti na ang mag-ama. Hindi umuwi sa kanilang bahay ang misis ni Bayan nang i-text ito. Nag-text pa rito ang mister at sinabing, "Bumalik ka na bago pa mahuli ang lahat." Yan po ang isa po sa mga police report. Samantalang isang mister naman na iniwan ng kanyang misis ay nagbigti pa rin. Patay kaagad ang isang lalaki matapos magbigti sa loob ng kanilang bahay dahil sa labis o manong pangungulila. Makaraang iwanan ito ng kanyang kinakasama sa Malabon City kamakalawan ng hapon. Nakilala ang biktima na si Anthony Borses, 23 anyos, residente ng Barangay Nyugan ng nasabing lungsod. Base sa investigasyon ni PO3 Romel Habig, alas 12:45 ng tanghali nang matagpuan ng sa kanyang bahay ng kanyang kapatid na si Mira Ann ang biktima na nakabigti ng nylon cord sa loob ng kanilang bahay. Agad na humingi ng tulong ang magkapatid sa kinasama nitong sa kinakasamang si Orlando Patawi bago kinalas sa pagkakabigti ang biktima at nang maibigay ng maibaba na ito. At nawa na lamang nilang wala na itong buhay ay naging ito na lamang ang kanilang ginawang tawagan na lamang ang kapulisan upang imbestigahan ang pagkakamatay ng kanyang kapatid. Nauna rito, maaga pang umanong kumain ng tanghalian ang biktima. Saka kinausap ang kanyang nanay na si Mirasol at sinabihang, "Mama, magpapasakla ka na." Na hindi naman pinansin ng ina dahil inakala nitong biro lang. Nabatid na problemado at naging malungkotin umano ang biktima mula nang iwan ito ng kanyang kinakasamang si Helen. Yan po mga kaibigan, samantalang isa pang balita. Seminarista patay sa kaklase nito sa loob ng seminaryo. Patay kaagad ang 13 anyos na seminarista makaraang mabagok ang ulo nito ng suntukin umano ng kanyang kaklase sa San Jose, Batangas. Ayon sa ulat, Biyernes ng umaga na nasa basketball court ang pinasukang seminaryo sa San Jose, Batangas ang biktima kung saan nakikipagkulitan umano ito sa kanyang kaklase hanggang sa nauwi umano ito sa suntukan. Sa resulta ng medico-legal at ng examination, lumalabas na traumatic head injury ang ikinamatay ng binatilyo. Nahirapan pa ang pamilya nitong sabihin sa magulang o sa nanay ng biktima na kasalukuyang nagtatrabaho bilang caregiver sa Estados Unidos. Lalo na't kaarawan ng ina nang mamatay ang nasabing binatilyo. Bagamat nakuna ng CCTV camera ng seminaryo ang pangyayari, ay nirarapat pa rin ng pamunuan ng seminary na wag na munang magsalita sa media.
Nagpaabot na lamang ng pakikiramay ang seminaryo sa mga naiwan ng biktima. Itinanggi naman ng kinatawan nito na nagkasuntukan ang biktima at ang kanyang kaklase na sinabi nito sa katunayang mabuting magkakaibigan ang dalawa. Dismayado naman ang pamilya sa pamunuan ng seminaryo. Pag-aaralan pa ng seminaryo ang magiging sunod na hakbang sa kaklase ng biktima na kasalukuyan ngayon ay nasa kustudya na ng Department of Social Welfare and Development. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal at balitang pulisya. At ngayon naman ay dadako naman tayo sa ating mga bigwas correspondent. At alamin naman natin ang mga kaganapan sa labas ng ating himpilan. Tulad ng sinasabi dito na 4 na sugarol ay nadakip naman dyan sa bandang Gordon Heights. Ang balita naman ito ay hatid naman ni Bing Lorenzo. Bing, good morning. Good morning po. Yes. Abalala po para sa mga sugarol. Tuluyan na naghihimas ng malamig na rea ang tatlong naglalaro o nagsusugal ng pusoy sa Water Dam Road, Gordon Heights, Olongapo City. Matatanda ang nadakit ang 4 dakong alas 2:45 ng hapon kumakalawa habang naaktuhan ang mga ito na mga Police Station 5 sa pangunguna ni Senior Inspector Ramon Fernandez na naglalaro ang mga ito ng pusoy. Nakilala ang mga dadakit na sina David Jose, Mariano Inesa at Ramil Carlos pabang may mga pamilya. Habang si Leo Dabay o Dabay naman ay dinala sa DSWD dahil ito ay minor. Nakausap ko kasama Tommy, ang asawa, isa sa mga nakakulong at nabigla sa pangyayaring ito sa kanya dahil hindi umano kasama ang kanyang mister dahil nagbabantay umano ito ng tindahan. Sumilit lamang ito sa mga nagsusugal, ngunit na isa sa mga nahuli. At sa pang-ihinaing ng isang Mrs. at Dianan, bakit kailangan pa ipusas ang mga ito na hindi naman daw kriminal? At bakit napakabilis ang pagsampa ng kaso sa piskalya? Ayon naman sa isang pulis, ganitong uri ng kaso dapat isampa agad para hindi na maulit at pamarisan pa ang ganitong uri ng sugal. At yan ang nakalat nating balita para sa SBC News, Bing Lorenzo, nag-uulat. Yan po mga kaibigan, ang ulat ni Bing Lorenzo, isa po sa ating mga bigwas correspondent na gumagala ngayon dyan sa labas ng ating himpilan kung saan ay nangangalap ito ng mga balita. Samantalang atin naman pong tawagan kaagad ang isa nating senior correspondent ng Bigwas ay si Ramon Aquino. Ito pong si Ramon Aquino ay nakabase po ito sa area ng pag-asa o dito sa buong Olongapo. Yan po atin pong alamin ngayon mga kaibigan kung ano naman po ang hatid na balita ni Ramon Aquino sa kanyang pag-iikot dito sa Olongapo. Yan po mga kaibigan. At habang atin pong inaantabayanan ang pagbibigay ng ulat ni Ramon Aquino, atin muna pong magbibigay muna po tayo ng report hinggil sa mga kaganapan dyan ngayon sa Old Cabalan High School. Ayan po ha mga kaibigan. At isang balita ngayon ang ating ito po mga kaganapan na principal ng OCABES ay inalmahan ang barangay opisyal ng Old Cabalan. Oh, yun ha. Umantong na ito sa lumaban ang principal nito ha.
hindi kinikilala ang barangay resolution ng principal ng Old Cabalan Integrated School na naglalayong pansamantala munang ilipat ito si Principal Fina Fadera sa nasabing paaralan. Sa panig ni Fadera, kaya hindi umano niya kinikilala ito dahil sa hindi umano ito pinatatawag ng barangay council para makuha ang kanyang panig bago maglabas ng isang resolusyon ng ang pamunuan ng barangay. Ayon naman sa mga magulang na ayaw na rin kay Fadera, napakasinungaling umano ng naturang principal. Dahil Nobyembre 5, sumulat pa ito sa barangay na itinanggihan nito ang paanyaya o invitation ng barangay at siya pa ang nag-imbita sa mga barangay official na magtungo na lamang sa Department of Education Office sa Olongapo City. Kung kaya lumalabas ang resolusyon dahil sa hindi pagtalima ni Fadera sa imbitasyon ng barangay. Ayun pala eh, ikaw naman pala inimbitahan, hindi ka sumipot, nung lumabas ang resolusyon, hindi nakasalanan yun, hindi nakuha ang panig mo. Dahil ikaw ang hindi sumipot. Ayun. Karagdagang balita hinggil dito, asimbliya ng mga magulang sa Okabes ay gaganapin ngayong alauna kung tutuluyan na bang patalsikin si Principal Fadera. Itinakda na na mamayang alauna ng hapon ang pagpupulong ng mga magulang sa paaralan ng Okabes upang pagpupulungan kung tuluyan na bang patalsikin itong kanilang makontrobersiyang principal na si Fina Fadera. Dadaluhan ng mga magulang ang nasabing asimbliya kasama ang mga opisyal ng Parents Teachers Association at mga barangay opisyal at ang kinatawan ng Department of Education dito sa Olongapo City. Inaasahan naman ng mga magulang na mariresolba ang kaguluhang ito sa maayos na paraan sa paaralan ng Old Cabalan at mabigyan naman ng katugunan ang kanilang mga karaingan. Yan po mga kaibigan ang balitang Olongapo. Samantalang isang balita pa. Ito naman balitang Pag-asa public market pa rin. Hindi pa rin ito na tumigil ang mga nagbibigay ng mga dokumento laban sa mga opisyal ng Pag-asa public market. Dahil dito, isang empleyado ang nagkaroon ng panghihinakit sa opisyal ng public market ng Pag-asa. Binidma ng isang empleyado ang kautusan na mula sa Mayor's Office ng Olongapo City ang recommendation para sa Pag-asa public market ng isang dating pulis na maging supervisor ng mga tagalinis sa Pag-asa public market Olongapo City. Sa halip na tanggapin ito bilang supervisor ay tinanggap na lamang ito bilang tagawalis sa loob ng naturang palengke. Kaya ang rekomendasyon ng alkalde at ng administrator ay hindi ito kinikilala ni Roberto Bobby Dato na isang sekretary lamang umano ng nasabing palengke. Dahil dito isiniwalat ngayon ang lahat ng katiwalian sa Pag-asa public market pati na ang paggamit ng mga empleyado sa publikong pamilihan na maghuhukay ng mga treasure sa kabalan na sinasahuran ng naturang public market. Matindi ito. Naghuhukay ng treasure, pasahod galing sa pera ng gobyerno. Tamaan sana kayo ng kidlat. Samantalang isang lugar naman sa Santa Rita, posible na itong lulusubin.
Dahil sa mga text message kahapon na isinumbong sa programang Bigwas, anumang oras ay maaaring isusuna ang lugar ng Sampaloc, Santa Rita, Olongapo City dahil sa talamak at dahil sa ulat na talamak ang druga sa nasabing compound. Maging ang Apidea ay mainit na rin sa naturang lugar dahil sa sumbong sa kanila na halos iilang bahay na lamang ang hindi umano nag-iingat ng shabu sa nasabing lugar. Ayon sa report, nagmumula sa squatters area ang supply ng shabu na kumakalat ngayon sa buong barangay Santa Rita na ito naman ang pinoprotektahan umano ng ilang mga tiwaling pulis at barangay opisyal. Ayan, matindi na tuloy, nagkakabulgara na dahil sa mga text message na yan, nagkabulgara na ng husto diyan sa barangay compound, isang compound diyan sa barangay Santa Rita. Yan tong tinatawag nilang, anong tawag nila diyan, Sampaloc. Yan ang sinasabi nilang Sampaloc. Ayan mga kaibigan. Kaya, ayun, at atin pong alamin yan mamaya kung ano talaga ang ang mga sumbong na mga text message dahil nakamonitor po ang ating mga kapulisan sa programa Bigwas. Yan po, ngayon naman ay tayo naman po ay magbibigay na rin ng balitang sports. Yan ha, balitang sports na tayo. Pacquiao versus Vargas na lamang kapag tumanggi si Floyd Mayweather. Naniwala ang top rank na solido ang backup plan para kay Manny Pacquiao sa sandaling hindi na talaga tutugunan para sumagupa si Floyd Mayweather Jr. Habang umaasa pa rin ang 100% sa si Hall of Famer promoter Bob Arum na mapauo nila si Mayweather sa tulong na rin ng mga stockholder para sa showdown kay Pacquiao sa unang bahagi ng 2015. May posibilidad na magkaroon sila ng ibang pagpipilian. Ay, showdown lang pala eh. Gusto ni Pacquiao yan. Handa umano rito si Mexican-American GC Vargas ang itong tinatawag nilang The Las Vegas Residence na minsang nakasagupa ni Antonio Di Marco sa Cotai Arena sa parihong gabi noong gulpihin ni Pacquiao si Chris Algieri. At si Vargas naman umano ang pwedeng isasalang kontra Pacquiao. Atat din si Vargas kay Manny Pacquiao at nag-post pa ito ng fight sa isang press conference. Ay agad niyang hinamon ang Pinoy boxing icon at sinabing hindi siya katulad ni na Algieri na takbo, sangga at tago ang ginagawa. Hawak ni Vargas ang World Boxing Association Junior Welterweight sa 140 libras. Ito yung champion at kapag umano ay naikasa siya kay Pacquiao ay perfectong laban umano ito laban sa kanya. Nasusubukan nila ang sasabaki nila ang 140 libras. Saad ni Vargas na handa rin naman ang handa rin siyang umakyat sa 147 pounds upang humingi at pakay nito na
at tila rin si Pacquiao bilang ganti niya sa mga pagkakatalo na sinapit ng kanyang mga idolo na sina Marco Antonio Barrera at Eric Morales. Naniwala si Vargas na magiging maganda ang laban nila Pacquiao dahil apat sa fighter ni Freddy Roach ay tinalo na niya umano. Bantindi. Maganda kung tatalunin mo si Pacquiao. Yan po mga kaibigan ang ating mga balitang na ihahatid sa inyo mga kaibigan. At sa ilang minuto na lamang po ay susunod naman ang programang Errol Dakami Show. Yan po ay isa pong commentary program na kinatawan ni Errol Dakami na national at local issue. Yan po mga kaibigan at yan ako naman ay magpapaalam na sa inyo. At maraming salamat sa loob ng isang oras. Inyo po akong sinamahan. Susunod na po ang programang Errol Dakami Show.